Hello guys, welcome back to my channel. Ngayong araw to guys, September 26 po ngayon guys. Labis pa ako nalulungkot dahil sa pagkawala ng idol kong manggagamot na si Arturo Solon. Si Solon po ay isang magaling na manggagamot at hindi po siya naniningil na mahal na katulad ng iba na may kota. Alam niyo po ba ang kota? Yung pong sinasabi nilang pag wala kang 5,000, hindi ka maaaring magpagamot sa kanya. Marami po lumalabas ngayon ng mga manggagamot, na, no, mga albularyo, na meron po silang presyo. Hindi ka po pwedeng magpagamot sa kanila kung wala kang 5,000. Pero mula nung mabalitaan ko itong si Arturo Solon, ano, ay nabalitaan ko na manggagamot sa Naik, Cavite. Talagang sabi ko pag uwi ko, pupunta ako magpapagamot ako. Kasi lahat po ng mga, simula po nung mabalitaan ko ang taong ito ay lagi ko pong pinapanood yung mga video niya habang siya ay nanggagamot. Habang siya ay gumagamot ng mga may sakit, no? Nandyan po yung pinipilahan siya ng mga tao sa labas. Nandyan na po yung makagalit niya ang isang pulis dahil sa dami yung pila ng sasakyan sa kalsada. Siguro naman po ay, yun po ay nagdudulot ng trapiko kaya siguro nagalit yung ating kapulisan, ano? Doon po siya nagkaroon ng kaaway ng pulis, ganun. Dahil sa kanyang panggagamot na mga sakyan ay nakaapekto sa daloy ng trapiko. Dapat tumulong ka dito! Hindi kayo magpapayo ka! Tumulong ka, magpapalis ito, hindi ako lang! Ako, kausapin mo, sir! Huwag yung tawang ko! Kaya mo ba palisin yan? Nagkagulo-gulo dito! Ating kaibigan na si Arturo, sana po ay makamit niya ang katarungan. Kung nababalitaan niyo po nung kailan ay napagbintangan siya na siya ay isang peking manggagamot dahil siya nareklamo siya ng kanyang pasyente. Pero hindi naman po siya nakulong. Nakalaya rin po siya kasi ang alam ko po wala siyang kasalanan at hindi niya naman niya talagang ginawa ang ibinibintang sa kanya. Sa ngayon po ay maraming lumalabas ng manggagamot. Magagaling po sila. At nakakalungkot nga pong isipin na baka po pagdating ng oras, pagdating ng araw ay meron na namang isa na mababalitaan natin. May isa na namang itutumba. Babarilin na lamang na walang dahilan. Malungkot pong isipin yung guys, no? Napakalungkot. Ito po si Arturo Solon ay sikat na po ito eh. Kasi po sa kanyang panggagamot sa FB, naka-live po ang kanyang panggagamot kaya nakilala siya ng maraming tao. Kaya po ako, isa sa mga nais na dalawin siya pag ako ay pentulutan ng Panginoon na makauwi ng Pilipinas na madalaw siya. At gusto ko pong magpagamot sa kanya. Di naman po sinasabi na meron akong karamdaman pero gusto ko pong magpatingin sa kanya kasi mga spiritual po ang kaya niyang gamutin. Bakit ganun guys, no? Bakit ganun? Yung mga taong nakakatulong sa kapwa, no? Bakit kailangan natin gawin sa kanya ang mga bagay na ganito, yung kitli ng kanyang buhay na hindi naman tayo nagbigay, no? Samantala napakarami dyan mga masasamang loob, masasamang tao na bakit hindi sila?
bakit yung mga ibang gumagawa ng kabutihan ayun pa ang napagdidiskitahan, ano? Napakalungkot isipin na ang isang taong tulad ni Arturo ay nagawa pang sa kanya mga ganong krimen, ano? Nagawa pa sa kanya ang karmal-dumal na krimen, ano? Masakit para sa katulad ko na iniidolo ko ang isang tao. Marami po lumalabas ngayon ng mga manggagamot, magagaling, pero una ko pong nakilala itong si Arturo Solon na hinangaan ko po. Ito po ay siguro sa mga kaibigan at mga malalapit sa akin, pinakilala ko itong taong to na yung mga video niya na sa panggagamot ay sinishare ko. Sa mga kakilala ko. Kaya sabi ko nga, gusto kong magpagamot sa kanya pag uwi ko kasi minsan masama ang pakaramdam mo. Siguro spiritual, ano. Kaya nabis pa akong nalulungkot na mabalitaan ko kahapon na ngayon pag tingin ko sa, ano, sa YouTube, wala na ang idol ko na gusto kong puntahan para magpatingin ako, magpagamot sa kanya. Wala na pala. Hindi ko po matapos-tapos yung video na to mula nung 26, nung date na po ngayon, 29 na. Putol-putol po ito, kaya ngayon ko na naman po itinuloy. Ang masasabi ko lang, kanina po ay napanood ko na naman po sa video na ang kanya pong kaluluwa ay sumanip sa isang manggagamot rin po. Sumalin po ang kanyang kaluluwa sa isang manggagamot din po. Ay, anong oras na matay ha? Sana po mabigyan ng katarungan sa ating mga kapulisan, sa ating mahal na Pangulo. Kayo po ang idol ko na naging presidente ng Pilipinas. Na hindi lang po puro salita. Kayo po ay kapag nagsalita ay tinutupad niyo. Kaya naniniwala po ako na may batas na walang piring ang katarungan. Rodrigo Duterte, presidente ng Pilipinas, idol. Sana po matulungan niyo isang tao na humihingi ng katarungan na walang ginawa kundi magpagaling. Pagalingin na mamay sakit. Oo nga po, humihingi siya ng kabayaran pero natural lang po yung dahil sakot na pagod na lang. Maraming pong salamat sa panonood mga kaibigan, mga idol ko. Pag-subscribe na rin po ang channel. At pag-share na rin po ang video na po. Ito po ay matagal na rin tapos. It's 29 na ngayon. Ilang po ang aking panawagan sa mga ating kapulisan dyan sa Naik, Cavite. Alam ko po na hindi natutulog ang batas. Hindi po natutulog ang Diyos. Sana po bigyan nyo ng katarungan ng pagkamatay ng taong to. Kayo na po ang bahala sa mga taong gumawa sa kanya ng ganitong karumal-dumal na pagkamatay. No? Lord, kayo na po ang bahala. Sapagkat kayo po nakakaalam ng mga pangyayari.